2023 na! Ano nga ba ang mga makakasama sa mata mo? Hi mga idols! Ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you like medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang mga makakasama para sa mata mo ngayong 2023. Tara, let's discuss. Marami tayong ginagawa na at nakasanayang gawin or hindi gawin na hindi natin akalaing nakakasira pala sa ating mga mata. Kaya ngayong 2023 ay iiwasan na natin ang mga ito. Una dyan ay yung pagkain ng mga hindi healthy na pagkain. Alam naman natin na ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay nakakabuti para sa ating mga kalusugan. Pero alam mo ba na ito ay nakakabuti rin sa ating mga mata? Tama ang narinig mo na ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain na puno ng vitamins at minerals tulad ng vitamins A, C, E, lutein at zeaxanthin, copper, zinc, at pati omega-3 fatty acid ay nakakabuti para sa ating mga mata. Actually, meron akong video about sa mga pagkain na nakakabuti sa ating mga mata. Ilalagay ko yung link sa baba. Hindi man ito nakakalinaw ng paningin or nakakapagpagaling ng mga sakit sa mata, pero pwede itong makaprevent ng mga sakit sa mata tulad ng maagang katarata, macular degeneration, dry eyes, at iba pa. Kaya importante na kumain din tayo ng mga masusustansyang pagkain na ito dahil nakakatulong ito sa ating mga mata. Number 2, usapang lifestyle, ay isama na natin ang pagtigil sa mga bisyo tulad ng malakas na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Dahil walang maidudulot na mabuti sa ating kalusugan ang paninigarilyo at ang malakasang pag-inom ng alak. Alam mo na yan. At pwede rin itong magkaroon ng epekto sa ating mga mata tulad ng katarata, macular degeneration, optic neuropathy, glaucoma, at iba pa. Actually, ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-inom ay ang pinakamagandang lifestyle change na pwede mong gawin para maprotektahan ang iyong mga mata. Number 3 ay iwasan ang pagtingin at pagbabad sa araw. Hindi naman bago sa atin na ang pagtingin ng diretso sa araw ay nakakasira sa mga mata natin. Pero marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng pagbabad lang sa ilalim ng araw kahit hindi ka tumingin ay dapat din nating iwasan. Ang ultraviolet rays kasi ng araw ay napatunayan na pwedeng makasira ng ating cornea, retina, pati na rin ng lens, at pwede itong makabulag. And worse, pwede rin ito mag-cause ng eye cancer. At kahit yung pagbabad lang sa ilalim ng araw ay pwedeng mag-cause ng unti-unting pagkasira ng inyong mga mata. Kaya siguraduhin na magsuot ng sunglasses or ng cap para maprotektahan ang inyong mga mata mula sa masamang epekto ng araw. Pang-apat na dapat mong iwasan ay ang pagbaliwala sa iyong kalusugan. Ang pagkakaroon kasi ng mga sakit tulad ng high blood at diabetes ay pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa inyong mga mata. Ang pagbabaliwala sa mga ganitong sakit ay bukod sa delikado para sa inyong kalusugan, ay pwede rin magkaroon ng mga harmful na komplikasyon sa inyong mata na pwede mag-lead sa pagkabulag. Kaya siguraduhin na regular na magpa-check up sa inyong mga doktor para makontrol ang high blood, mataas na blood sugar levels, pati na rin mataas na cholesterol levels, at maiwasan ang mga komplikasyon sa mata. At siguraduhin din na iniinom nyo ang mga maintenance medications nyo sa tamang oras. Panglimang di mo dapat gawin ngayong 2023 ay yung mga home remedies na akala nyo nagpapagaling para sa mga sakit sa mata. Tulad ng pagpatak ng breast milk sa mga may sore eyes, paglagay ng frozen meat sa mga may black eye, yung pagpatak or pag-inom ng mga gamot na bigay ng inyong kapitbahay, at marami pang gawain na sinabi lang sa inyo ng inyong mga kamag-anak na hindi naman kayo nagpakonsulta. Kasi imbis na makatipid kayo, ay pwede itong mag-cause ng mas malalang problema sa mata tulad ng impeksyon na nakakabulag din. Kaya siguraduhin na bago kayo magpatak or uminom ng mga gamot para sa inyong sakit sa mata, ay nagpakonsulta muna kayo sa isang doktor sa mata. Marami ding mga eye drops at pati na rin salamin daw na may chemicals na laman
na makakapagpagaling daw ng halos lahat ng sakit sa mata na hindi pa naman napapatunayan. Kaya iwasan po natin ang mga ito. Yung iba magsasabi pa na FDA approved sila kahit hindi naman totoo para makapag-engganyo at makapagbenta ng kanilang mga produkto. Kaya mas safe pa rin kung sa totoong doktor sa mata kayo magpapatingin. Pang-anim na dapat mong iwasan ay yung hindi mo paglagay ng proteksyon sa iyong mga mata, lalo na kung prone itong matamaan tulad ng sa trabaho or sa kahit anong contact sports na iyong gagawin. Ang mga mata kasi natin ay dapat laging protektado, lalo na kung may mga gagawin tayong pwedeng magkaroon ng eye injury, mapabahay man yan, sa trabaho, or sa kahit anong hobbies or contact sports na iyong gagawin. Kaya magsuot ng mga tamang protective equipment or PPEs para maiwasan ang mga komplikasyon sa mata tulad ng pagdurugo sa mata, pagkahiwa sa mata, retinal detachment, cataract, glaucoma, at marami pang iba. Dahil itong mga komplikasyon na ito ay pwede ring makabulag. At pag natamaan ang inyong mga mata, ay dalhin kagad sa pinakamalapit na doktor sa mata. Pangpitong dapat hindi mo gagawin ngayong 2023 ay kung ikaw ay nagko-contact lens, ay wag na wag mong hahayaan na hindi malinis ang iyong pagkakalagay nito. Siguraduhin na laging maghugas ng kamay bago at pagkatapos maglagay nito. Siguraduhin na malinis at hindi expired ang iyong mga solution at lalagyan ng contact lens. Siguraduhin din na wag mong kakalimutan tanggalin ang mga ito bago ka matulog at bago ka mag-swimming. Dahil malaki ang tsansa na magkaroon ka ng impeksyon na magdudulot ng mas malalang problema sa mata. At wag mo nang susuotin ang contact lens kung lagpas na ito sa expiration date or kung hanggang kailan sinabi ng iyong doktor. At pag nakaramdam ng pamumula, pananakit, at paglabo ng paningin, ay magpa-check up kagad sa inyong mga ophthalmologist. At pang-walo at pang-huli, ay huwag mong kakalimutan magpa-check up regularly. Magpa-baseline eye examination ka man lang pagdating ng 40 years old. Dahil sa edad na ito, ay nagsisimula ng magkaroon ng iba't ibang sakit sa mata. Kahit wala ka pang nararamdaman, dahil mayroong mga sakit sa mata na sa simula ay asymptomatic at malala na ang sakit kapag nagkaroon na ng simptomas. Kaya maigi na ito ay maagapan at ma-detect ng maaga para makaiwas sa mga malalang problema. At mag-follow up sa araw na sinabi sa inyo ng inyong mga doktor para ma-monitor kayo ng maayos dahil mahirap nang masalisihan ng mga sakit sa mata. Maraming paraan para maalagaan natin ang ating mga paningin. Kaya ngayong 2023 ay subukan mo nang iwasan ang mga masasamang gawain na nabanggit ko para mapanatiling healthy at protected ang iyong mga mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga dapat iwasan para mapanatiling healthy ang iyong mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!